life gives you a rainy day, learn to play in the puddles. Kaya see the good side in everything. Always remember to keep the smile in your heart. Kasi if you want to see the sunshine, you have to weather the storm. Kaya let's do this together no matter what the weather is. Kaya nating harapin ito basta magtulungan lang tayo. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOST-TV, your most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nadyan, taga-Romano, tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOST-TV. Ang DOST-TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/dostvph. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. Mga ka-forever, alam nyo ba na meron na tayong National Electronic Database na nagpo-protect ng ating cultural heritage information? Pag-uusapan natin yan mamaya sa ating live talk. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Heto ng ating Pag-asa correspondent para sa ating ulat panahon. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOST-TV. Ngayong araw po ng Lunes, makakaranas ang malaking bahagi ng bansa ng epekto ng easterlies o yung mainit at malinsangang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Ito po yung nagdadala ng magandang panahon sa ating bansa, maliban pa rin sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Slipin muna natin ang ating magiging weather ngayong umaga for Luzon or ngayong araw. Kung mapapansin po natin ngayong umaga, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at minsan ay nagiging bahagyang maulap, particularly Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at dito rin po sa Cagayan Valley. Dito naman sa Central Luzon, pababa ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region and Mimaropa, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong araw. Posible pa rin sa buong Luzon ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi ng bansa o yung mga lugar na facing the Pacific Ocean. Silipin naman natin ang ating magiging temperatura ngayong araw dito sa Luzon. Sa Metro Manila, medyo mainit po sa ngayon, 23 hanggang 33 degrees Celsius ang ating forecast temperature. Dito naman sa Baguio City, malamig pa rin, 16 hanggang 24 degrees Celsius. Dito naman sa Tagaytay, bahagyang uminit, 21 hanggang 30 degrees Celsius. And finally, sa Puerto Princesa naman, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Pumunta naman tayo sa ating magiging weather for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin, ngayon pa lamang umaga, merong mga isolated thunderstorms or rain showers sa malaking bahagi ng Visayas. Ngayong araw po, asahan sa kanilang mga lugar ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At yung mga isolated thunderstorms, maaaring magpatuloy dito sa eastern portion of Visayas. Samantala sa Mindanao, ngayong araw po, kung mapapansin natin, maganda ang panahon, lalo na ngayong umaga, bahagyang maulap kung minsan. At pagsapit naman ng tanghali, magiging mainit at malinsangan. Sa dakong hapon hanggang sa gabi, more likely, may mga isolated thunderstorms pa rin tayo na mararanasan, lalo na sa Maycaraga and Davao Region. Dumako naman po tayo sa ating magiging temperatura ngayong araw for Visayas and Mindanao. Dito sa Metro Cebu at sa Iloilo City, maglalaro mula 26 hanggang 31 degrees Celsius ang ating temperatura, habang dito naman sa Metro Davao and Zamboanga City, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa ngayon pa wala naman tayong gale warning, maaari pa rin maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. At sa ngayon po, kahit wala tayong namamata na low pressure area or bagyo sa loob ng ating PAR, kung mapapansin po natin, may namumuong sirkulasyon dito, considered as a low pressure area, at huli itong namataan sa layong 2,000 kilometro silangan ng Mindanao. At base po sa ating analysis, ay mababa pa naman ang chance na ito yung maging isang bagyo for the next 24 hours. Pero sa susunod na 2 hanggang 3 araw, kung maaaring Miyerkules or Huwebes, ay pumasok po ito ng PAR bilang isang low pressure area din. Pero yung mga track po natin, inaalam pa natin, no? Ina-analyze pa natin, dahil posibleng maapektuhan ng mga kababayan natin dito sa Visayas or Southern Luzon. So patuloy po tayo mag-monitor ng ating weather. Dumako naman po tayo sa ating magiging sunset and sunrise. Si Haring Araw ay lulubog pa rin, 5:24 ng hapon mamaya. At muli naman itong sisikat bukas sa ganap na alas 6 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOST-TV.
And for our exclusive content na dito nyo lang sa DOST-TV makikita, here's our flood and water level advisory. Maraming salamat dyan lahat. Magandang umaga sa iyo at sa ating mga taga-subaybay ng DOST-TV. Hydrological updates po tayo dito sa mga minomonitor nating dams and river basin dito po sa Pilipinas. Umpisaan po natin dito sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, ang elevation niya is 207.60. Tumas po siya ng 60 cm dahil nga po umulan po dito sa watershed ng Angat Dam. Medyo malalakas po yung mga pag-ulan. Samantalan dito po sa San Roque Dam, current elevation niya is 282.6. Bahagya po itong bumaba ng 7 cm. Samantalan dito sa Pantabangan Dam, tumas po ito ng 1 cm at ang current elevation niya sa ngayon is 206.52 meters. Samantalan dito sa Magat Dam, bahagya po itong tumas ng 10 cm at ang current elevation niya ngayon is 191.23 meters. Samantala dito po sa mga river basins po na binabantayan po natin, mayroon po tayong flood advisory issuance dito po sa Region 11, particular dito sa Davao Region, which is Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, and Compostela Valley. And then dito po sa Region 10, which is Northern Mindanao, particular itong mga lugar ng Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, and Bukidnon. So, yung mga nabanggit pong lugar, pinapayuhan po natin na maging alerto. Dulot po nitong may mga malalakas na pag-ulan doon po sa mga lugar na nabanggit at kailangan po natin mag-ingat dahil po nga sa dulot nitong mga pag-ulan, baka po gumuho yung malapit po nakatira sa mga bulubundukin, magkaroon po ng landslide, and then dito po sa mga nakatira sa tabi ng ilog, mag-ingat po tayo, maging alerto dahil po sa banta ng pagbaha. So mula pa rin dito, Jel, sa Flood Forecasting Center, Richard Orendain, nagulat. Project NOAA has developed an early warning system that will allow users to see and monitor incoming weather disturbances. These tools give people the ability to make informed decisions as they are able to determine the dangers and risks a hazard can bring. The animated images from the Himawari satellite allow users to monitor storms that may enter the Philippine area of responsibility. The satellite image shows the size of the storm and the direction where it is headed. It can also show rain clouds, which can indicate areas where it will rain. Given that a certain community experiences rainfall, Project NOAA is also able to monitor the amount of rain, because the Doppler radar stations accurately display the coverage of the rain clouds. Thus, areas where it might rain are effectively marked out. If there is continuous heavy rainfall in the identified areas, the automated rain gauges in the upper parts of the watershed gather and record the amount of rainfall over a set period of time. If the sensors continue to display continuous rainfall, the next step is to check out the water level sensors. These sensors indicate the rise and fall of a river's water level. Continuous rainfall in the highlands make the rivers swell. You can use the water level sensors to detect whether or not a river is about to overflow. If the graph shows a continuous rise of water, then there is already a likelihood for flooding. All these sensors help LGU officials know how much time remains before the potentially damaging landslide or flash flood hits their community. To know which areas will be hit by landslides, flooding, or storm surges, you can check the hazard maps that are also in the Project NOAA website. The early warning systems combine the resources of several agencies of the Department of Science and Technology. This is to effectively highlight the maximum warning for every community. Coordinated emergency management using the reliable data from these hazard early warning systems can help achieve a hazard resilient society. Empowering communities with proper hazard and risk information allows for timely and responsive preparations even before a hazard hits. This can lead to zero casualties. With proper planning and mitigation using science and technology, we are one step closer to a disaster-resilient Philippines.
Visit noaa.dost.gov.ph to know your hazards. The Philippines is one of the richest countries in terms of cultural diversity as well as biodiversity. There are 110 indigenous communities and more than 185 ethno-linguistic groups in the country. Para mas maging comprehensive at concise ang amount of knowledge na ma-access dito, bumuo ang DOST ng isang online database. Ito ay ang Philippine Traditional Knowledge Digital Library on Health. This national electronic database is a modern method of protecting our cultural heritage as old and new documentation on traditional knowledge in health are gathered and encoded into a digital format. The information from this website can be used for further scientific studies. The digital library provides available information gathered from work by researchers and scholars. And to discuss further this project and innovation, makakausap po natin ang Science Research Specialist 2 ng PCHRD. Maka forever, please welcome Ms. Mylene Marco. Good morning, ma'am. Good morning po. Ayan, ma'am. Bigyan nyo kami a brief background lang about TKDL. Okay, ang Philippine Traditional Knowledge, yes. Digital Library on Health, or in short, TKDL po. This is the national electronic repository of the traditional knowledge and health practices ng ating mga indigenous people, mm-hmm. at yung mga nakatira dun sa mga cultural communities na nagpa-practice ng kanilang traditional healing practices. Okay, so lahat yung bakit natin nabuo itong proyekto na ito? Yung proyekto na ito, nabuo natin nung 2008. Ito, okay, ay sa pangunguna ni Dr. Isidro Sia ng UP, mm-hmm. Manila. So, pre-propose niya itong project na to sa PCHRD dahil nga, di ba, sa ngayon, parang nagkakaroon na ng extension yung ating mga indigenous communities. Oo. Mm-hmm. So, kaya nagkaroon siya ng proyekto na magdokumento ng mga, mm-hmm. traditional healing practices ng ating mga katutubong kababayan. Oo. Na until now, alam natin na yung iba kasi syempre, alam natin yung iba hindi naniniwala sa mga ganito eh, di ba? Pero meron pa rin gumagawa ng mga practices na to. Yes, marami pa din. Mm-hmm. So ano yung makikita natin, ma'am, okay, doon sa website? Itong website na to, meron tayong limang databases na nasa website. So yung isa nga is the ethnopharmacological database. So dito, okay, sa database na to, dide-describe yung traditional indication, uh-huh. yung method or yung paraan ng pagpiprepare nung halaman, or for example, 'di ba, kung magagamot tayo ng sugat, so kung ilang dahon ng bayabas ba yung kailangan natin, tapos ano yung proseso ng gagawin natin. Okay, and then yung meron tayong plant compendium. So ito yung mga listahan ng mga halamang na dokumento na. And then yung mga healing rituals kasi, mm-hmm. ang sa documentation kasi ang isang ginagawa dito, ini-interview natin yung ating mga traditional healers. Okay. And then parang binivideo natin kung paano nila ginagawa yung kanilang panggagamot. Mm-hmm. Tapos isa pang yung content ng website ay yung mga traditional healing terminologies. Kasi 'di ba, alam naman natin na kapag yung itong mga ating kababayang katutubo, meron silang sari-sariling lengguwahe. So yung pagdodokumento, sinusulat muna dun sa lengguwahe nila, tapos later on tina-translate natin sa English, uh-huh. or sa Tagalog.
Pero syempre yung kasi 'di ba katulad niyan may mga ritual sila eh. Mm-hmm. Yung effectivity ba noon or is there any religious aspect ba pagdating dito sa mga ritual na to? In terms of religious aspect, kasi 'di ba yung ito pa yung mga traditional knowledge or yung mga natutunan pa nila dun sa mga katutubo nila. So ito pa rin yung kanilang pina-practice. So kung ano yung mga shiner ng kanilang mga ninuno. So ito pa rin. Opo, ito pa rin yung sinusunod nila sa panggagamot. Mm-hmm. Paano din i-develop itong TKDL? Okay. Nasabi ko nga kanina na nag-start ito noong 2008. Yes. So yung grupo ni Dr. Sia, so meron siyang mga researchers mm-hmm. and then meron din siyang mga website developer. So okay. Galing dun sa mga data na document or nakuha nung documentation, nag-start muna sa yung pag-conceptualize kung ano ba yung mga dapat nating ipakita dun sa website. Mm-hmm. Kaya yun, meron tayong website developer na parang sila yung bumuo nung website. And then later on, yung phase 2 ng project, doon na natin meron na tayong website, yung TKDL nga. Mm-hmm. Pero sino mami yung pwedeng gumamit ng information doon sa website? Eh? Actually, yung information pwedeng gamitin ng general public. Okay. Pero karamihan sa mga gumagamit nito, yung ating mga researchers, yung mga nag-research on indigenous people health, mm-hmm. and then herbal medicine, and then yung mga pharmaceutical company kasi 'di ba ang ginagawa nila is drug discovery. Yes, yes. So sila din yung mga estudyante din natin ginagamit din nila tong website na to. So hindi ito clear lang natin kasi syempre 'di ba alam natin mga doctors merong mm-hmm. against din sa herbal mm-hmm. medicine mm-hmm. etc. Meron ba tayong mga clearance na okay lang yan na okay lang ipagpatuloy natin to, ipakita natin sa public ito na pwedeng magamit na gamot. Let's say, mga halaman natin, kung gano'ng ka-reach resources natin. Actually, okay okay lang naman. Okay. And then, isa pa pala na parang gusto ko lang banggitin na, di ba kasi yung ating mga indigenous people, parang protected sila ng NCIP. Yes. So, bago nang ilabas itong mga information na to dun sa website, kailangan muna ng parang permission galing sa NCIP. And then, with regards naman dun sa tanong mo yung kung ito ba ay kasi 'di ba medyo magkaiba yung paniniwala ng ating mga doctor medical practitioners. Yes. Oh. I think depende na siguro yun dun sa mga yung depende na siguro ito sa ating mga researcher or mga tao. Kasi yung like si Dr. Sia medical practitioner yes. kasi siya uh-huh. pero naniniwala siya dun sa traditional healing practices. Uh-huh. Okay. So, paano, let's say, itong mga information na to, pwedeng gamitin ng ibang researchers then in a way? Okay. Opo, oo. Mm-hmm. Pwede. Mm-hmm. Any help from the government? Okay. Sa amin po, sa PCHRD, so ang ginagawa namin, ang una nga, so since na-funding agency kami, uh-huh. nag-fund kami ng mga health researchers. Uh-huh. Health researchers on indigenous people's health, and then meron din kaming mga ginagawang capacity building. Okay. So since na kasama po namin sa research ito yung ating mga yung mga katutubo nating kababayan, ginagawa natin, tinuturuan natin sila mismo kung paano mag-document ng kanilang mga healing practices. So sila mismo, meron silang participation doon sa research na ginagawa. Paano yung mga kabataan? Paano makakatulong sa kanila or paano natin mai-involve yung mga kabataan ngayon na let's say mga cultural heritage natin, di ba? Actually, siguro yung sa mga kabataan ngayon, siguro kailangan natin i-expose sila or ito, mm-hmm. di ba? Sa ngayon naman kasi tinuturo naman talaga sa mga kabataan yung ating pinagmilan, yung yes. ating mga kultura. And then siguro para mas ma-appreciate pa nila yung ating mga kababayang katutubo. Mm-hmm. So siguro kailangan nila magkaroon ng immersion sa mga indigenous communities. And then sa kasi 'di ba medyo kasi ngayon pag ang nakikita naman natin pag halimbawa AITA. So medyo iba yung perspektibo ng ating mga kabataan. So siguro kailangan natin silang i-immerse dun sa community para mas makilala pa nila or mas magkaroon sila ng awareness about dun sa ating cultural heritage and diversity. Kailangan maintindihan nila na tayo dito, meron tayong meron tayong iba't ibang kultura, saka may pagkakaiba-iba talaga yung ating diversity. So, kailangan nating i-expose sa mga kabataan sa technology. So, isa ba ito sa nakita natin
na aspeto, parang kaya na-push natin itong, kumbaga, advocacy na rin itong may tuturing? Siguro isa nga ito sa aspeto na nakita natin. Plus, diba yung sa ngayon kasi, nakikita naman natin sa TV, nababasa naman natin, na parang ito talagang mga indigenous people ay isa talaga sa pinakamahirap or isa sa minority, nasa minority group. Yes. So siguro isa ito sa nakikita namin na parang pagkakataon para matulungan din natin yung ating mga kababayan. Mm-hmm. So parang sa amin, sa PCHRD, pinapakinggan namin sila kung ano yung mga gusto nilang maging gusto nilang polisiya para sa kanilang mga para sa kalusugan nila. Mm-hmm. And then siguro kasi ang isang objective dito at isang output ng pagdo-document ay para makapag-provide tayo ng mga IECs or information materials na pwede nilang mabasa din at maging guidance sa pang-araw-araw nilang pamumuhay para na din sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. So in return, ano yung nabibigay natin para doon sa mga indigent na ito? Okay, so like sa isang project namin, para din, kasi diba pagkatapos ng documentation, so paano nila ma-access yung kanilang mga na-document na information galing sa kanila? So in a way, ang ginagawa namin, pwede namin, for example, yung equipment na binili, pwede namin i-donate doon sa community, okay, para at least mabobrowse nila or makikita nila yung kanilang mga healing practices nila. And then isa pa, yun nga yung nasabi ko kanina, parang mayroon tayong, yung mga researchers mismo, tinutulungan sila na maggawa ng mga IECs or information materials para din dun sa kanilang community or pwedeng ilagay dun sa, kung meron silang maliit na library, pwedeng ilagay doon yung mga information na yun. Okay, so itong community na to, in a way, meron ba tayong tulong na rin na binibigay sa kanila? Kung baga, ma-upgrade na rin yung kanilang ginagawang proseso ng kanilang, healing process na ginagawa nila, na existing na ginagawa nila, o yung nakasanayan na nila from their, sa mga ninuno nila? Actually, kasi yung talagang, parang objective kasi mm-hmm. i-dokumento kasi nga, di ba, nawawala na yung katulad yung mga healing practices. Okay. And then, siguro yung isa pang tulong na nagagawa natin dito, kapag mayroong project dun sa community nila, mayroong ilan dun sa community na nabibigyan natin ng trabaho. Mm-hmm. Like for example, dun tayo nag-hire ng mga ating guides, and then yung mga climbers. Kasi pag nag-document, kasi for example, yung isang puno pala makagamot yun. So nag-hire tayo ng mga climbers kanon. Uh-huh. So yun, isa siguro yun sa benepisyo ng project. So marami na tayong natulungan pagdating din sa proyekto na to. Kumbaga kumbaga palitan XD lang dating eh, no? Uh-huh. Nabigyan kayo ng tulong, nag-push natin itong proyekto uh-huh. na ito. At the same time, nabigyan din natin ng tulong itong mga katutubo. Oo. Uh-huh. Sa ngayon marami na kasi since 2008, parang nakapag-document na kami ng at least nasa 40 ethno-linguistic communities na. Okay. From Luzon to Mindanao. Mm-hmm. So any development or meron ba tayong mga kinarap din na hindrances or pagsubok din na para ma-push pa natin itong proyekto? Actually, sa part ng researcher, okay. Kasi di ba ang una kasi, sa mga indigenous people, kailangan kasing kumuha ng mga permits. So medyo matagal yung pagkuha ng permits, kaya minsan nai-extend yung project or medyo nadidelay yung development ng project. So yung permits na yun, mismo sa NCIP lang ang kailangan natin lapitan? Or, kasi di ba pagdating sa mga katutubo, kumbaga may mga prinsesa, may mga ganun pa sila eh. Uh-oh. Meron pa bang ganun? Oo, meron ganun. Parang, actually madali na magpaalam dun sa mga chieftain. Yes. Tapos isa yung pagkuha ng free, prior, and informed consent, okay, from NCIP. And then, yung DNR din na permit. Kasi nga, di ba, magkocollect sila ng mga dahon-dahon, mm-hmm, mga halaman. Okay, so sa ngayon po, any development pa dito sa proyekto na ito. At syempre, sa ating pagbabalik mamaya, makakausap din natin yung mismong... Yes, si Dr. Isidro Sia. Yes, ang mga kasama natin para mas ma-explain pa sa atin itong proyekto na ito. Yes. Pero sa ngayon, ma'am, from PCHRD, on your point and part ninyo, ano pang kailangan natin gawin dito? Sa ngayon, nasa phase kami ng enhancement ng TKDL website para mas ma-access pa ng ating mga kababayan, ng ating mga researchers,
yung mga information na makukuha doon sa website. And then, ini-encourage ko din yung mga researcher na mag-propose ng kanilang, na mag-propose ng project for the documentation of traditional knowledge and health practices ng ating mga kababayang katutubo. And then, pwede nyo pong ma-access yung website sa tkdlph.com. It's a free website. Apo, free. Okay. Ulitin lang natin, ma'am, yung website doon sa ating mga tagasbaybay. Ang TKDL po ay pwedeng ma-access through tkdlph.com. Okay, ulitin lang natin, ano, doon sa mga gusto ma-access ito, punta kayo sa tkdlph.com. Okay, ayan, maraming salamat, ma'am, for your time at sa mga naibahagi niyo sa amin. And good luck, more power po sa inyong proyekto and more future projects pa for PCHRD. Thank you so much. Ayan, mga ka-forever. Talaga nga namang napakayaman talaga ng ating bansa pagdating sa ating culture at heritage. Marami pa tayong didiscuss mamaya, pero let's take a break muna. At sa aming pagbabalik, aalamin pa natin ang iba pang impormasyon tungkol sa electronic database na ito. Samantala, panoorin po muna natin ang susunod na video tungkol sa iba pang projects at tulong na handog ng DOST para sa mamayang Pilipino. Change. Every Filipino wants to see change. We want peace. We want unity. We want progress. We want prosperity. It's about time. It's now or never. Can we be the change we want to see? Society is now fully immersed in the knowledge era, wherein technological advances have made communication and information not only instantaneous, but also life-changing. With just one click on the computer or mobile, long distances are diminished, people get connected, and important decisions made. That's how powerful information is in this day and age. And as the information and communication arm of the Department of Science and Technology, STII not only takes on a huge role of bringing the good news of science to all Filipinos, but also get this good news to work in their lives, offer people more opportunities, and create more income through science, thereby effecting change. Our philosophy, therefore, is inform to transform. Information that has the power to harness the earth and its treasures. To arrest the spread of deadly disease. To help and heal the elderly, the sick, and the disabled. To feed the poor and the hungry. To nourish the minds of the young. To prevent or mitigate the effects of natural phenomena. To transform and recast waste into raw materials and new products. To enable government employees. To empower entrepreneurs. To serve as the bridge between the academe and industry. To inspire inventors.
True to its mandate since its inception in 1987, STII fulfilled its mission through its major programs, S&T Information Services and S&T Promotion Services. S&T Information Services provide library and information services through collection development, data banking, networking, and linkages. S&T Promotion Services increase public understanding and appreciation of science and technology through the preparation and production of S&T publications, Philippine Journal of Science, preparation of other S&T promotional info packages, media coordination and linkages, and the use of alternative media. STII applies the push-pull scheme of driving important messages across at the same time, drawing more people in to seek the type of S&T information they need. The ideal is not to randomly put out information for the sake of getting the job done, but to consciously and conscientiously provide the kind of information that can change lives for the better. STII can be a game changer in the field of S&T information and communication, with every employee and service setting the standard for new and innovative ways of handling and delivering a rich body of knowledge to its target public. As the mouthpiece of DOST, STII comes not only as the medium or the carrier of the message, but more importantly, becomes the message itself. Up to date, helpful, and dynamic. Telling everyone that science not only helps, but is the way to go. We live in exciting times. We've never seen so much information available to as many people across the world as we can see today. Information is changing communities, it's changing nations. We've seen the Arab Spring come into fruition because information is available. And this power of information is ours too. We can tap into it and change our country, change our people for the better. We envision an STII that is globally recognized as a center for S&T information, dedicated to the empowerment of the country's key sectors and contributing actively to national development. We see STII to be a resource of first instance in S&T information, not an afterthought. We want to be a co-creator of S&T content that is relevant and that solves problems and issues that confront our people, that ignites minds and changes and even saves lives for our people. Information has the power to destroy or to build, to diffuse, or to ignite, to protect, or to defend, to prevent, or to aid, to propel and drive change. At the Science and Technology Information Institute, we can be the change we want to see. We'll be right back.
And we're back, mga ka-forever. Tuloy pa rin ang usapan tungkol sa Philippine Traditional Knowledge Digital Library on Health. At ngayon naman po ay makakasama natin ang project proponent ng TKDL and a professor at the University of the Philippines Manila College of Medicine. Let us welcome Dr. Isidro Sia. Good morning, Doc. Ayan, mas patuloy natin. Pagpatuloy natin yung ating usapan dito, ano talaga yung mainly purpose and benefits nitong TKDL? So yung traditional knowledge, digital library, yes, o TKDL on health, gusto nating idokumento yung kultura natin sa panggagamot. Mm-hmm. May mga model na tayo nauna rito. Yung sa India, okay, meron silang TKDL mm-hmm. din. Ang China meron, at saka ang Thailand at Myanmar. Ang ating dokumentasyon kasi meron na nung unang panahon. Ano? Halimbawa, ang mga Kastila, okay, sila Father Blanco, Father Camel, meron mga ginawa silang dokumentasyon. Si Dr. Tindad Pardo de Tabera, at nung dumating yung mga Amerikano anthropologists. No? Mm-hmm. Pero ang kalimitan sa kanilang mga document, mga lowland Filipinos, lowland mm-hmm. Filipino cultures. Mm-hmm. So wala tayong nakikita mga dokumentasyon sa mga indigenous peoples, yes, o mga katutubo natin yung mga kapatid, no? Apo. Kabila nilang siguro yung mga Bangsa Moro. Mm-hmm. So mga katutubo at mga Bangsa Moro. Kaya kinakailangan na sa madaling panahon, madokumento sila. Okay. Mm-hmm. Meron tayong mga 185 ethnolinguistic groups, pero meron na diyang apat na extinct languages. Mm-hmm. So, pag ang isang language ay extinct, kasama, parang nawala na yung kultura. Wala na, yes. So, at marami pang mga, no, on the verge of extinction. Yes. So, bago mawala sila, gusto natin sila madokumento. Uh-huh. Gusto natin sila madokumento kasi parte sila ng ating kultura. So, ano pa, dapat nakadokumento yan. Kahit na mawala, pero nakadokumento. Uh-huh. So, yun. At pwede rin banggitin na sa modernong panggagamot, medyo ibang tingin nila dyan, di ba? Opo. Pero, siyempre, meron tayong pagrespeto sa kanilang tradisyon. At yung nabanggit kanina, na nagbibigay tayo ng mga education materials, tinitingnan natin na pag ating materials, na sila ay ligtas. So, ligtas, kapakipakinabang, mm-hmm. mm-hmm. at culture sensitive. Okay. Mm-hmm. So, yun ang tulong na ginagawa ng ating researchers. Para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, gaano ba ka culturally diverse ang bansa natin? Meron tayong, nasabi ko na, 185 yes. ethnolinguistic uh-huh. groups, no? Ang, yan is the Summer Institute of Linguistics. Okay. Mm-mm. Pero, posibleng mas marami pa dyan. Ang National Commission of Indigenous Peoples, nag-release sila ng 110 indigenous groups. Ang dami. Madami. Bukod pa doon yung Bangsa Moro communities na mayroong 13 kasi kahiwalay sila. Mm-mm. Mayroong separate Office of Muslim Affairs. Yes. So, napaka-yaman ng ating kultura. Mayaman ng ating kultura kasi marami tayong isla. Yes. Hagi tayo ng mga bundok. Mm-hmm. So, yun. At ating mga kapwa Pilipino tira sa ganito mga kondisyon. Kasi may pangangailangan, halimbawa sa kalusugan, so natututo silang gamitin kung anong mga tikas na yaman sa okay. kanilang kapaligiran. At saka in a way, itong mga bagay na ito, nabibigyan natin ng halaga. Itong mga katutubo, hindi ba? Na dumating talaga sa punto na naitsopera sila eh, parang ganyan. Na hindi natin nabibigyan ng halaga itong mga katutubong ito. Mm-hmm. So sir, mas explaining natin, ano ba yung relationship or relation ng cultural diversity naman sa biodiversity? Magkakawing yan, ano? Okay. Kasi ang isang kultura, nag-thrive siya okay. sa isang mayamang kapaligiran. Mm-hmm. Halimbawa, sa mga Aita o sa mga Mangyan sa Mindanao, yung kanilang kultura, halimbawa sa pagkain, sa paggagamo, mm-hmm. paggawa ng bahay, na kabatay sa kung anong meron sila. Yung kanilang gubat, ang kanilang mga ilog, mga isda. Mm-hmm. So kung nawawala yan, nakakalbo mga bundok, nakukompromisa. Mm-hmm. yung kanilang kultura. Mm-hmm. So, mahalaga na pinoprotektahan natin yung kanilang tinitirahan. Ang National Commission of Indigenous Peoples, mayroon tayong sistema ng yung ancestral land domain, no? Yes. Katutubong lupain, na mabuti to, na dapat, para mayroong pagkakataon na yung sa self-determination ng indigenous peoples.
Ano na yung iba't ibang, of course, merong iba't ibang dahilan eh, di ba, factors, kung bakit nawawala itong mga indigenous culture natin dito sa bansa. Ano-ano yun, sir? Pwede lang sa'yo sabihin na parang nawawala sila, nawala yung lingwahe, di ba? Ang apat, sabi ko kanina. Pwede sabihin natin yung ano, dominansya, pagdominante ng ating mga major cultures. Uh-huh. Halimbawa yung mga Ilocano sa North, okay. Uh-huh. sa Mindanao, at saka sa Visayas, yung Cebuano culture. Uh-huh. Pangalawa, yung pagkawala ng kanilang likas na yaman. Okay. Diba nakakalbo ang mga bundok, uh-huh. Nagkakaroon ng minahan, pinapasok ang kung ano mga arable lands, yes. Pwedeng gamitin sa agrikultura. So, nadideprive natin sila ng kanilang dating ginagalawan na mayamang kapaligiran. Sabi niyo kanina, merong ibang lingwahe na nawawala na. Pwede pa bang agapan yun? Na huwag tuluyang mawala? Yan, maganda. So, ang unang-una muna dapat madokumento eh. Okay. Halimbawa, ang babagitin ko yung mga nawala ng lingwahe, yes, no? Nawala yung Agta sa Villa Viciosa sa Abra. Isang Aita group din sa Cagayan. Mm-hmm. Itong Aita sa Tayabas, itong bayan ko. Okay. At saka yung tinatawag na Katabagan sa Southern Quezon din. So ito mahirap na kasi halimbawa doon sa aking bayan sa Aita Tayabas, isa na lang yung sasalita. Isa na lang? Isa na lang. Nung dati dalawa pero namatay. Nung dalawa pala sila, taga-away okay. Sila. So, at least may kausap pa siya, di ba? At least may kausap siya. Pero may iba pa on the verge of extinction. Halimbawa okay. Yung mga Aita sa Bicol, no? Dapat uunahin yung mga yun. Uh-huh. Yung konting kuna lang na mga nagsasalita. Uh-huh. So ang ating problema, kukunti ating mga kabataan na nag-interest. Halimbawa sa linguistics, anthropology, cultural studies, uh-huh. Ethnobotany. Yes, uh-huh. Ito ang ating mga kailangan na sana. Uh-huh. Mas marami tayong ganito mga estudyante at mga scholar. Na pag-aaralan ng ating kultura. So, kayo, ini-encourage nyo talaga na mas may promote natin, na gamitin pa rin natin itong iba't ibang dialekto, lingwahe, na dito sa Pilipinas natin matatagpuan. Ako, oo. Kasi halimbawa ako, anak ako ng isang Ilocano, pero hindi ako marunong magsalita ng Ilocano kasi hindi naman ako tinuruan magsalita ng ganun. Ako, ini-encourage ko yan. Okay. Halimbawa, ako, naingit ako eh. Halimbawa, sa isang Kalinga, na marunong mag-Ilocano, na marunong din mag-Ingles at marunong din mag-Filipino. Apat ang alam niya. So, ang bata naman natututunan multilingual. Yes. Pwedeng talihan ito ng bata. Okay. So, pagdating dito sa proyekto ninyo, sir, ang TKDL, of course, kayong proponent nitong proyekto nito, ano, at naisipan niyo talaga na idokumento lahat ng bagay nito. Sabi niyo nga, bago tuluyang mawala. Ano nakita niyong pinaka-importansya talaga ng bagay na ito? So, nabanggitin natin ano, para ito sa kultura. No? Yes. Kasi kinakailangan na ang bawat bansa merong matibay na dokumentasyon ng kultura. Uh-huh. Okay, saka language, history. Ngayon yung binabagitin na pwedeng, kasi nga mga nawawala. Uh-huh. So kailangan natin ng maraming mga mananaliksik. Okay. No? Ang PCHRD, Philippine Council for Health Research and Development, ang PITAC, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, marami itong mga grants, no? Para sa proyekto, para magdokumento. Maging ang CHED, Commission on Higher Education, pwede rin silang magbigay. Kaya lang, kaya sa tingin ko lang, ha, kaya hindi masyadong nainganyo ang mga researcher, medyo nahirapan sa pagkuha ng free and prior informed consent. Yes. Masyadong mabuliliyaso, mabusisi ang proseso ng pagkuha. Oo. Kaya kanina, na sa umpisa ng ating parte ng discussion, nabanggit ko kanina, syempre, mga medical practitioners, iba yung kanilang pananaw pagdating sa panggagamot. Pero kayo, bilang isang doktor din, kasama sa documentations ninyo, itong mga healing traditions na ginagawa ng ating mga katutubo. Ako yung aral ako sa Western medicine, ano? Okay. Pero meron akong respeto sa iba-ibang klase ng medical system. Uh-huh. So, sa akin, kung yung kultura, mahalagang bagay, yan ang panggagamot eh. Pero hindi natin kinukumpulimiso yung safety o kaligtasan ng isang treatment modality. Okay. So, sa akin, kung ang panggagamot ay ligtas, basta ito'y kapakipakinabang din. Mm-hmm. No? Nirespeto ko yan. Okay. Pero kung mayroong mga pagkakataon, makikita mo na talagang masyadong obvious na hindi ligtas, pwede mong sabihin na
mm-hmm. pwede natin sabihin, explain na ganyan yan. Correct. Pero yung kultura pa rin ang dapat natin. So mainly, dun sa ating website, sa TKDL, syempre sabi nga, isa kayo sa mga proponent nito, lahat ng mga informations na nakapaloob dito, eh masusin nyo rin nasubaybayan at nasuri. Ito kasi dokumentasyon, ano? Yes. So yung dokumentasyon, parang pagtingin natin dito, kasi ethnographic ang documentation. Yes. So wala tayong ginagawang judgment. Okay. No? So pwede lang mayroong disclaimer na sasabihin na ito ay mga, of course, yung paggagamot, dapat yung huli pa rin mananay kung ano sinabi ng manggagamot. So yung ganun, yung konteksto na ito ay cultural documentation. Any seek from the government? Ang gobyerno, alam mo maraming resources ang gobyerno eh. Halimbawa, dun sa ginagawa natin, ito, aspeto lamang ng panggagamot. Pero kung pag-usapan ng kultura, maraming aspeto sa pagkain, sa paggagawa ng bahay, sa damit, sa musika, sa oral literature, no, ito dapat lahat madokumento. So sana merong isang parang malaking concerted effort bago mawala ang mga kultura natin. Dapat ito ay may sistematikong pamamaraan ng pagdodokumento. Ngayon gusto kong sabihin, ano, halimbawa sa interest ko, ano? Yes. Kasi traditional medicine, kung traditional medicine, malaking bagay ang plants. Halimbawa, meron ba tayong National Botanical Garden? Na masasabi natin na seryoso National Botanical Garden. Yes. Dapat meron tayo. Wala pa ngayon. Mga maliliit lang maliliit na garden. Lang. Merong maliliit na garden sa UP Los Baños. Maliliit. Pero yung katulad ng malaki sa Indonesia, sa Bugor, o mga Western countries, wala. Okay. So yung mga pagpapahalaga dito, katulad niya sa inyo, heritage, cultures, di ba? Any factors naman about restoration, sana magawa pa rin natin hanggat maaari na tuluyang wag namang mawala. Maganda yun. Maganda yun. Na, of course, yung nandyan yan, ano, pero sabihin natin na dynamic naman ang kultura. Yes. So, yung determination ng mga cultural communities, yun ang gusto nung gawin nila doon. Pero meron tayong halimbawa sinasabing mga fusion, no? Pwede yan, no? Yung sa nakanaring ko sa NHK, yung television ng NHK, na yung traditional instruments, pero nalalagyan nila ng ano, moderno naman ang mga tono, no? Pero nag-inrich siya ng kultura ng pareho. Oo. So, dynamic ang culture. Okay. Ang ibig ko sabihin, hindi yung nakapako lang sa ganoon, kundi depende sa determinasyon ng mga tao kung anong gusto nila gawin sa kanilang kultura. Sa ngayon, sir, meron ba kayong mga ginagawa pang mga projects na related dito? Marami tayong projects na ginagawa. So, ang PCHRD, halimbawa sa ngayon, merong sponsored projects sa Sikihor, sa college. No? Yung mga magagamot sa Sikihor at saka sa North, Negros Oriental, State University, tapos ang Pitak, meron din sa Navesia, State College, Isabela, Rizal, at saka sa Bicol. At marami bang pundo na available. So, sinusuyod nyo? Nananawagan tayo. Nananawagan tayo sa ating mga kapwa-researcher na madali naman kasi meron tayong prototype proposal. Pagka yung prototype proposal ang ipapakita sa PCHRD o sa PITA, hindi na siya nare-review kasi na-review na before several times. No? So, pag-uusapan nila yung budget, depende sa layo na kanila mapupuntahan. Tapos yung lusay nila ng pagkuha ng Rigi and prior informed consent sa NCIP. Okay. Yun ang challenge. Yun ang challenge talaga. Pero kayang-kaya. So, kung nakikinig ang NCIP. Oo nga, sana sir. Sana ang NCIP makatulong para mabilis at mas kumpleto ang gagawin natin sa kombinasyon. Yes, at syempre, sa present administration natin, gusto natin, di ba, puspusan, mabilisan. Yeah. Why not, di ba? Yeah. Napakaganda ng mga proyektong ito. Nakakatulong pa tayo sa ating mga katutubo. Okay. Di ba? Any final words, sir? Syempre, alam ko napakaganda ng ating topic, di ba? Very interesting, kaya medyo limited yung ating oras. Pero nasa inyong pagkakataon, baka meron kayong gusto mga sabihin sa ating mga tagasubaybay. So, kahit pinag-usapan natin yung kultura ng panggagamot. Ang panggagamot isa lamang maliit na aspeto ng buhay, ano? So, ang sa akin kasi parati akong holistic sa pagtingin eh. So, kahit na ito yung maliit na focus na ginagawa ng ating grupo sa katutubong panggagamot, nanghihikay tayo ng iba pang mga mananaliksik. Of course, meron sa iba. Halimbawa sa ethnomusicology, medyo malaki na yan.
Halimbawa sa textile, si Senator Legarda, marami siyang ginagawa. Pero yung bagang, kumbaga, pagtatagni-tagni ng lahat, no? Tinanal bang status ng lahat ng mga researches, sa makulang, anong pwedeng gawin, sino pwedeng gumawa. Para meron tayong masabi na ito yung kulturang Pilipino. So ito, sa paligid ko, pwedeng makatulong itong ating kultura, itong ating wika, kasaysayan, mahalaga sa ano ba ang Pilipino. Tama. Napakahalaga nun kasi wala tayo dito kung wala itong mga kulturang ito. Totoo yan. Maraming salamat po, sir, at good luck sa mga darating pang mga projects sa inyo. At sana ba kasama ka namin ulit. Kwentuhan mo kami ng marami pang bagay about our culture, di ba? Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong mga naibahagi. Ayan, mga ka-forever, of course, di ba, nakasama natin walang iba, Dr. Isidro Sia. And good job po sa PCHRD sa pag-create ng TKDL na website. At dahil sa website nito, we will be more aware of protecting our culture, tradition, and biodiversity. Protektahan ang sariling atin. Protektahan ang ating pagkatao. The cultural wealth of the people is inextricably tied to the rich biodiversity of their ancestral lands. The loss of biodiversity has an immense impact on the cultural wealth of our indigenous people and local communities. Kaya narapat lang din naman na may database data to safeguard all this information. Malaking tulong ito hindi lang sa atin, kundi sa mga susunod pang henerasyon. And that's it for today. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kaya nood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube, or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH. And like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang lagi nandyan, tagaraumano tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOST-TV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.